Hi guys, ito na naman ako, magluluto ako ng lunch. So, samahan niyo ako guys. Let's go. Okay, magpiprito ako ng isda. Ang paborito kong ulam ay isda. So, para maiba naman, igigisa ko siya sa sibuyas, luya, bawang, at saka mayroon akong tofu dito. Pero, first of all, ipreprito ko muna itong isda. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa isda na ito eh. Kulay pink siya. Basta binili ko lang siya ng ganyan. So, preprito lang natin, guys. Hintayin natin kung uminit yung mantika niya. Okay. Yung ating microphone. Ayan. Gustong-gusto ko talaga ang isda. Okay. So, preto lang natin yan, guys. Hanggat maluto siya. So, ayan guys, tingnan natin. Huwag naman masyadong lutuin ang husto para hindi siya matigas. Ayan. Manipit yata. Alright. Ganda ng kulay ng isla. Ayan, hintayin lang natin yan guys. Maluto. Ito yung ano ko. Ayan. Tapos meron akong soy sauce, oyster sauce, at saka salt. Ayan. Okay, tingnan natin guys kung ano na nangyari. Ayan, ito na yan siya. Okay. So, konting luto pa. Pero okay na yun siguro. Ayan. Lagay natin dito ang ating fish. Ang ating baby shark. Then, iprito natin sa ng konti yung tofu. Para hindi siya madurog pagka ano. Yan ang style ko pag nagluluto ako ng tofu. Lagi kong isla na fry para hindi siya nabudurog. Isinamak, pinag-isa ko na rin yung pinagtutuhan ng isda para hindi masayang. Isda na lang naman yun eh. Ano, bayaan natin dyan mag-golden brown yung tofu guys. And then hangoin na natin. So ayan guys, okay na yung tofu. Babalik ka rin natin. Masyadong mainit. Balik na rin natin yan para pantay-pantay. Ayun na, kanil lang. Tapos, kukuha ko ng isang sandok. Gagamitin ko yan mamaya. Bibigisa ko na yung ginger. Sama-sama na yan siya guys. Yan ang tinatawag kasi homemade cooking. Sama-sama siya dyan. Walang palit-palit ng mantika. Tipid. Kailangan magtipid tayo ngayon sa panahon na to. Okay. And then lagay natin, igisa natin yung bawang. Bawang, garlic. Garlic in English. And then, lagay na natin yung sibuyas. Yan lang ang aking luto for today. Ang bango talaga ng sibuyas. Meron pang ano. Isang hiwang. Yan. Para maamoy ninyo yung niluluto ko. Kailangan ilapit. Ilapit ang camera. So, ayan. Haluin na natin yung guys. Sama-sama na sila dyan. Okay. And then, lagyan natin ng soy sauce, light soy sauce, guys.
Tansya-tansya na lang, guys. And then, oyster sauce. Konti lang ang oyster. Depende sa inyo kasi ako ayoko nang mas masyadong malapit yung sabaw. And then, of course, lagyan natin ng salt. Hindi kompleto ang pagkain, ang lutuin natin pag walang salt. Ayan. So, syempre, hahaluin natin. Ayan. Lagyan natin ng tubig. Ayan. Huwag masyadong maraming tubig, guys. Yung katamtaman lang. Okay. Pag gumulo yan dyan siya, lagay natin yung fish. Alright, but yung paborito ko sa aking luto ay ang black pepper. Laging lalagyan ng black pepper. Ayan. Kasi konti lang ang sabaw, guys. Tapos, ilagay na natin yung fish. This is fish with tofu. Tama ba yun? Inimbento ko lang to, guys. Inimbento ko lang. Para maiba naman ang panlasa. Kasi usually, sa isda, gusto ko lang talaga prito. So, inisip ko ano ba ang maganda para maiba naman. Hindi ko rin siya nilagay ng kamatis. Basta, onion, garlic, ginger, salt, black pepper, soy sauce, oyster sauce. Yun lang po. Ayan. Ganyan lang, guys. Hayaan natin siya dyan maluto. And then, tapos na. Luto na. Yan. Diba? Napaka-simple ng, napaka-simple ng aking niluluto dito sa kusina ng amo ko. Ayan lang. May share ko sa inyo, guys. So, mayroon akong ano dito. So, ayan. Hintay natin maluto yan. Of course, titikman natin yan kung ano ang kulang. Masarap siya. Yung tofu rin pala nakakapagbigay ng konting lasa, no? At saka yung ginger. Ayan, masarap. Ayan lang. So, that's all for now, guys. Thank you for watching. We'll see you next time. Bye-bye.